Pagbati po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Pinadala ko ang sulat na to para maging aware yung mga tao. Para na rin makapag-ingat sila. Lalo na kapag gusto nila magpunta sa mga isla. Hindi ko intensyon na manira ng imahe o ano paman. Ito ay para din sa kaligtasan ng mga tao na malapit sa islang tutukuyin ko. Ako po si Alicia. Nakabase po ako sa Amerika. Pero pure Pinay po talaga ako. Nagtatrabaho ko sa isang ahensya na kung saan pinag-aaralan namin yung mga wild animals, pati na rin yung mga iba't ibang uri ng hayop. Hindi ko na lang papangalanan kung anong ahensya, para na rin sa kapakanan ng trabaho ko. Taong 2002, pumunta yung team namin sa Pilipinas. Halos lahat ng nasa team namin ay puro Pinoy. Mangilan-ngilan lang yung kano at kana. Parte ako ng research team, kaya talagang hindi pwedeng mawala ako doon. Gaya ng instruction sa amin ng head namin, naghanap kami ng pansamantalang tirahan. Sa Palawan kami tumuloy. Since yung isla na pupuntahan namin, kalapit lang din ang probinsya na yun. Na makahanap na kami ng tirahan, inayos namin lahat ng mga dapat gawin. Lahat ng bawal at hindi pwedeng gawin, pinaalala sa amin ng team leader namin. Tawagin na lang po natin siyang Marquez. Meron kasi kaming natanggap na info tungkol sa islang yun. Ang sabi-sabi, wala pa raw nakakapunta doon na kahit sinong tao. Kaya pinagpalagay naming delikado doon. Inaasahan na rin namin yung mga pwede mangyari. Lalo pa yung pinunta namin doon ay yung makahanap ng mga wild pati endangered species. Excited kaming lahat ng mga sandaling yun. Yun kasi ang unang project namin sa Pinas. Natutuwa kami kasi napansin din ang kano yung mga likas na yaman natin. Dalawang araw muna bago kami lumarga sa nasabing isla. Kumalap muna kasi kami ng mga kaalaman sa mga tao. Kapag pinapakita namin sa kanila yung isla sa mapa, hindi nila matukoy kung anong klaseng islang yun. Kahit yung mga mangingisda, wala silang alam sa islang sinasabi namin. Baka rabigyan na lang limitaw yun. Gawa na rin siguro ng mga pagbaba at pagtaas ng tubig. Pero may isang pumuko sa atensyon namin. Si Aling Ursula. Ang sabi ni Aling Ursula, may mga isda daw na malapit sa Palawan ng kakaiba. Bigla-bigla na lang daw nagpapakita. At yung mga isda daw na ganun, pinamamahayan daw ng mga nilalang na mahirap tukuyin. Nilalang na mahirap tukuyin? Napapatanong din ako sa isip ko noon. Hindi naman kasi nasabi ni Aling Ursula kung ano. Kasi maging siya, hindi niya alam kung anong nilalang yun. Basta, delikado raw sa mga ganong isla. Pero dahil nga sanay na kami sa paglalakbay, binaliwala lang namin yung sinabi ni Aling Ursula. Binigyan niya kami ng babala na oras daw may makita kaming kakaiba, huwag na huwag daw naming haharapin. Nasabi rin niya na yung lolo niya pala namatay sa mga isang bigla na lang lumilitaw. Tinandaan namin lahat ng sinabi ni Aling Ursula. Kahit kasi wala kaming basehan para paniwalaan siya, naniniwala pa rin kami na kapag hindi mo kabisado ang lugar, isipin mo palagi na bukod sa'yo ay meron ng nauna doon. Lumipas yung mga araw. Dumating na yung araw ng paglalakbay namin. Masaya kaming sumakay sa inarkila naming dimotor na bangka. Tatlong bangka ang binayaran namin. Mula sa Palawan, naglayag kami ng halos 2 oras. Medyo bumabagal din kasi kami. Habang papalapit kasi kami, biglang gumagalaw ang tubig. Ewan ko ba, pero kakaiba. Sa dami ng dagat na pinaglayagan ko, noon lang ako nakakita ng tubig na ganun. Mga alas 4 ng hapon kami nakarating. Napagpasyahan ng team namin na magtayo kami ng tent. Natantya kasi namin na talagang gagabihin kami. Tinulungan na rin kami ng mga bankero. Binayaran namin ng malaki yung mga bankero. Nang sa ganun, hindi nila kami iwan hanggang sa makauwi kami. Isang oras nang itinagal namin sa pag-aayos ng camp namin. Ang arte kasi ng iba eh. Akala mo mag-outing kami. Nagluto muna kami na makakain sa camp.
Pinasama na rin namin yung mga bangkero. Hinintay na muna namin na gumabi. Ang sabi kasi ng mga bangkero, karaniwan, lumalabas yung mga endangered na hayop kapag gabi. Nang mag-aalas 6 na, naganda na kami para pasukin ng gubat. Mawala talaga kaming takot noon. Ang nasa isip lang namin, makapag-uwi ng achievement sa ahensya namin. Dahil marami kami, nag-iwahiwalay kami ng lintas. Ang team A ang nasa kaliwa. Ang team B na kasama ko, sa gitna kami. Ang team C naman, sa kanan. Kasama ko sa team si Marquez, pati rin yung tatlo pang Pinoy na lalaki. Ako lang yung babae sa team namin. Masasabi kong solid yung grupo namin kasi matatagal na kami sa industriya. Maingat kami naglakad sa gubat. Dahan-dahan yung pagkakbang ng mga paa namin. Nang medyo nakalayo na kami sa camp namin, may nakita kaming kakaiba na usa. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero yung usa na yun, kulay itim, tapos kulay pula yung mata. Tinutukan namin siya ng ilaw, pero dahil sa ginawa namin yun, bigla siyang tumakbo na mabilis. Napakabilis siya makatakas kaagad. Sa nakita namin, mas lalo tuloy kaming nasabik. Doon namin napatunayan na may mga kakaibang hayop talaga doon. Pinagpatuloy pa namin yung paglalakad. Ganado at masigla kami kahit na madilim yung daan. Mga ilang minuto lang, may narinig na kaming sumigaw. Nakilala namin kaagad ang sigaw na yun. Boses ng isang kanong kasama namin sa kabilang team. Base sa sigaw niya, para siyang nasaktan o ano. Natawa na lang si Marquez. Naisip kasi naming baka si Lancer yun. Si Lancer kasi ang pinakaduwag at maarte sa amin. Konting sakit lang, parang iiyak na. Pero kahit na ganun, hindi na lang namin pinansin. Nag-focus kami sa goal namin doon. Hanggang sa may nakita ulit kaming hayop. Ibon siya, tapos iba't ibang kulay yung pakpak. Mahaba yung leeg niya, pati yung tuka. Yung paa at binti niya, kulay asul. Kabisado ni Marquez lahat ng ibon. Pero yung isang yun, hindi niya raw alam kung anong tawag. Dali-dali kaming lumapit sa ibon na yun. Balak namin hulihin. Pero, bigla na lang siyang lumipad. Hinabol namin siya. Hindi na namin namalayan na napaliyo na pala kami. Nagulat na lang kami kasi meron kami nakikitang katawan. Napaatras at napatikit kami sa puno. Yung katawan kasi na yun, kay Lancer. Nakadapa siya sa may damo. Tinatawag namin siya, pero hindi siya natugon. Pagtiyaya namin sa katawan niya, wakwak yung tiyan niya. Tapos, may mga tira pang bituko na nakalabas. Nasuko kami at kinilabutan. Napakapit na lang ako sa mga kasama ko. Kahit si Marquez na purong barako, kitang kita ko sa kanya ang takot. Doon na namin naisip yung sinasabi ni Ursula. Totoo yung mga paalala niya. Wala kaming ideya kung anong hype yung umatakay kay Lancer. Ang ginawa na lang namin, iniwan namin si Lancer doon. Wala kahit na sino sa aming lima ang kayang bumitbit sa kanya. Bumabalik na talaga ang sikmura namin. Madali kami ang bumalik sa kampo namin. Kaso dahil napalayo nga kami, hindi na namin alam kung paano babalik. Idagdag mo pa ng madilim yung daan. At ang oras na yun, nasa parte na kami ng maraming puno. Kinakabahan na kami pare-pareho. Habang nararating namin ang lawak ng gubat, unti-unti naming nararamdaman yung panganib. Ilang saglit pa, may narinig kami ulit na sumigaw. Boses ulit yun ang isa sa kasama namin kana, si Madison. Dumaloy ulit ang kilabot sa kalooban namin noon. Bukod sa sigaw ni Madison, may narinig din kaming malaking ingay na parang hayop. Malakas ang hinala namin na hindi yun basta hayop lang. Nagmadali na naman kaming hanapin sila Madison. Umasa kami na makakaabot kami sa kanya. Kaso nang dat na namin siya, nakasandala siya sa puno.
Dilat ng mata, labas ng dila, duguan, at bisaklat na rin yung tiyan. At gaya ni Lancer, tinanggalan din siya ng laman loob. Sumigaw-sigaw na kami sa pagpapakasakali na marinig kami ng iba. Pero sa ginawa namin yun, hindi namin inakala na mas malalagi kami sa alanganin. Para kasing nalaman na kung anumang meron doon yung kinaroroonan namin. Kaya wala kaming ibang nagawa kundi magsidapa sa damuhan. Hindi namin nakita kung ano yun. Pero base sa tunog niya at sa paglalakad niya, parang mabigat ang paa niya. Masasabi din namin mabangis na halimaw yun. Nalaman din namin na meron siyang pakpak. Kasi nang umalis siya, narinig namin ang pagkaspas niya. Namawis na kaming lima dahil sa kaba. Pero pinalakas lang ni Marquez yung kalooban namin noon. Ang masakla pa noon, Sir Paul, wala man lang kaming dala na pang depensa. Ang mga dala lang namin noon, mga panghuli ng hayop. Which is iniwan na rin namin sa daan. Nawala na sa isip namin ang project. Ang nasa isip na lang namin kung paano namin maililigtas yung iba. Base kasi sa nangyari noon, nagkahiwa-hiwalay na silang lahat. Sa pagpapatuloy namin sa paglalakad, nakita ulit namin yung ibon. Para siyang may tinuturo sa amin na daan. Pero hindi namin pinapansin. Nag-aalala kasi talaga kami sa mga kasama namin. Lalong-lalo na sa mga Amerikano. Ang pinagtatak rin kasi namin, bakit puro banyaga lang yung pinapatay? Sa paglalakad namin, nakasalubong namin yung isa sa mga Pinoy na kasama namin. Tawagin na lang natin siyang Salazar. Takot na takot si Kuya Salazar. Nanginginig yung kamay niya at hindi makapagsalita noong una. Nang mapakalma na namin siya, nagawa na niyang ikwento yung mga nangyari. Direkta niyang sinabi sa amin na hindi daw hayop yung pumatay kay Lancer at Madison. At ang sinumbong niya sa amin ay isang aswang na napakalaki daw. Napakatangkad daw ng aswang na yun. Kasing taas daw ng bas o lagpas pa. Bigla raw silang inatake noon. Pero ang kinulang daw sa kanila, si Lancer. Kukunin nga rin dapat si Thompson. Pero nakatakbo na lang sila. Sabi pa ni Kuya Salazar, parang namimili lang ng papatihin yung aswang. Kasi yung isa namin kasama na Pinoy rin, nilagpas na lang daw ng aswang. Tapos, si Madison yung hinabol at pinatay. Noong mga time na yun, marami pa kami kasamang Amerikano. Kaya lakas loob pa rin kami gumalas sa gupat. Habang nag-uusap kami, nakita ulit namin yung ibon. Lumipad siya papunta sa kabilang puno. Basta para talaga siyang merong tinuturo sa amin. Kami naman, hindi pa rin kami sumunod doon. Iba ang dinaanan namin. Hanggang sa nakita na nga namin yung sinasabing aswang. Nanlaki ang mata namin kasi nung mga sandaling yun, merong siyang pinapatay. Halos manlumo kaming lahat. Isa na naman kasi sa kasama namin yun. Ang masakla pa, ganun na naman. Aalis na sana kami, pero si Salazar nakagawa ng ingay. Bigla siyang sininok. Dahil doon, napatingin sa amin yung aswang. Paglabas namin sa pinagtataguan namin, bigla na lang siya lumipad sa ere. Karipas sakbo ang ginawa namin. Lahat ng madaanan naming sanga, minabangga lang namin. Buti na lang din, hila-hila ako ni Marquez noon. Kasi kung hindi, iwan talaga ako. Sandaling na nahimik ang paligid. Pagtakbo na lang namin yung maririnig. Akala namin, hindi na kami sinunta ng aswang. Kaso nagulat na lang kami nang bigla siyang bumagsak sa harapan namin. Sa gulat namin, lahat kami napaupo sa lupa. Nanginginig kami. Habang unti-unti siyang lumalapit, unti-unti na rin naming tinatanggap yung kamatayan namin. Ilang saglit pa, bigla siyang huminto sa paglapit. Tinignan niya kami isa-isa. Nagtaka kami kasi hindi niya kami sinaktan. Naglakad siya papunta sa dilim. Naaninaga namin na bigla siya nag-anyong tao.
Lalo kaming natameme nang magsalita siya. Sinabi niya sa amin na galit daw siya sa mga dayuhan. Dahil yung mga Amerikano daw, yun ang pumatay sa mga kaibigan niya noon. Palagi ko ng mga oras na yun, tinutukoy niya yung mga pananakop ng Amerikano noon. Sinabihan niya rin kaming umalis na sa isla. Kasi kapag nahanap niya pa rin ibang Amerikano, hindi siya magdadalawang isip na patayin. Nang umalis na yung aswang, saka lang kami natauhan lahat. Nagpakita ulit sa amin yung ibon. At sa pagkakataon na yun, sinundan namin yung direksyon na tinuturo niya. Dahil dun, nakabalik kami ng kambo. Yung iba namin kasama, nakaalis na pala. Mabuti na lang yung isang bankero, matapang na hinintay kami. Maging sila, isaksi din sa mga nangyari. Nang makabalik na kami sa trabaho namin sa Amerika, tinanggal kami mga Pinoy. Nagtataka kasi sila kung bakit walang napahamak sa aming mga Pinoy. Hindi rin sila naniniwala sa mga aswang. Kahit ang pinaliwanag namin na Philippine creature yun. Muntikan pa nga kaming makulong nun dahil sa bintang nila. Buti na lang yung ibang kasama naming mga kano, pinatunayan na inosente kami. Nahalimaw ngayon may gawa noon. Hindi yun agad mapaniwalaan ng judge. Pero dahil paulit-ulit na ganun ang sinasabi namin, tapos wala rin namang mailatag na ebidensya laban sa amin, sa uli, nadismiss ang kaso. Doon namin napagtento. Natotoo ang sinasabi ni Aling Ursula. Saka gustuhan namin makahanap ng endangered species. Iba ang natagpuan namin. Isang aswang na nabubuhay doon mula pa nung unang panahon. Hanggang dito na lang po Sir Paul. Marami pong salamat sa pagtanggap ng kwentong ito. Magandang araw at muli sa mga mahilig magpunta ng isla. Mag-ingat po tayong lahat. Hello guys, magandang araw. Happy Wednesday sa inyong lahat. Kamusta kayo? Shoutout tayo. Medyo wala tayong shoutout ng mga nagdaang araw. Kaya shoutout tayo. Pero unahin ko lang po yung mga members natin ng channel. Malaking utang na loob natin sa kanila. Dahil sa kanila, isa sila sa mga main contributors sa ating channel. Okay. Unang-una, si Ma'am Marika Cruz. Abitot. Frederick Aranas, Mira Angeline Maulion, Isabel Malikdan, Richelle Consay, Sheila Cervantes, Jetta Queen 7, Pia Medina, Alex Tandero, Dimple Sumi, Farar Renzales, Ana Grace Guevara, Michelle Del Rosario, Akizet, iGabs, Susie Matsuda. Guys, pasensya na yung mga bullshit na aso dito sa tabi namin. Pasensya na talaga. Munich, Marites Newton, Maricar E, Malinyo, and Pushido. And also, syempre, shoutout sa mga solid kapansit natin na lagi nagko-comment. Mga komento mula sa kwento natin kahapon. Ang misteryo sa isang barangay sa Laguna. True story. Okay. Miguel Celosia. Carmelita Banabag. Mabanag pala, sorry. Carmelita Mabanag. Ira Electona. Adrian Afable, Mary Ann Calma. Edeline Juanites. Guys, kamusta pala? Mabagyo pa? Mabagyo ba sa lugar nyo? Sana okay lang kayo. Ingat-ingat. Kay Ma'am Rins RKPH, admin natin yan. Hello, ma'am. Christine Fan. Marvin Campoy Almanon. Sir Paul, shoutout naman po sa mama ko na si Madonna Tulio na lagi nakinig dito sa Aklan. Solid
listening po kami ninyo. Oy, salamat po sa inyo. Katrina Ga, Carlo Perino Yoyo. Boss Paul, sana babalik kaagad yung idol ko na si Mang Kanorang Albalang, mahilig sa mga babae. Hintayin natin po yung bago niyang kwento. Excited na po ako doon. Beth Lisa, new player, Roxanne, Bobby Ongsueco, Mara Aragon, John Reynolds Sakate, Lord Olivar, Hazel Tianco, Blood Crime 2015-507, Belen Malbas, John Lawrence Lavandero, RJ Somar, I'm from Santa Cruz, Laguna, and may hint ako kung saan tong lugar na to. Saan kaya? Riagan Machiko. Busy talaga yung mga aso dito sa kapitbahay. Alam mo guys, yan isa sa mga challenge sa being a narrator, sobrang hirap. Yan isa sa mga problema namin, mga busy. Yung ganado ka mag-record, tapos may ganyan. Ang mas malala pa, yung wala ka sa mood mag-record, tapos sasabayan pa niyan. Yung tipong wala ka sa kondisyon, tapos sasabayan pa ng ganyan. Kumbo-kumbo talaga. Okay. Lucille Ortega, Shivana Moy 15, Koichi Nito, first like and comment ako. Gusto ko yung mga kwento ni Mang Kanor, lagi ko inaantabayanan eh. Pa-shoutout na rin idol. Neo na Angela Francisco, AG Kit, Mr. Ace, Boy Happy, Renz Bustamante, Michael Adrian Vidal, Vincent Bacuno Reyes, Mads Nadal, Leonard Alan Castillo, magandang hapon, Sir Paul, Mir Angelin Maulion, member natin, hashtag no skipping ads, Emel De Reyes, Rian 391, Marimix TV, Elaine Almera, Jetta Queen 7, member natin yan, parang alam ko yan dito sa Laguna, sa Cavinti raw, sabi ni Larman Riz Said, or Zaid, Virginia Bongo, Lizelle De La Peña, shoutout po, happy fiesta na rin sa August 28 dito sa Tansa, Cavite. Uy, sarap dumayo dyan sa Tansa. Dead Kid, saktong-sakto ngayon tagulan, Filipina Jassy, I create may ira. Ayan, tama na yung pagkakapronounce ko. Pasinsya naman, pasinsya. Michael Osorio, Jeremy A. Anog, Sheila May Vista, Paul Vega, Boss Paul, pabati naman po ng asawa ko. Bidet niya po ngayon. Lilian po name niya. Salamat po yung galbis. Happy birthday po kay Ma'am Lilian. Belated kung kahapon man yun. More birthdays and healthy years to come. God bless your family and enjoy your day po. Have a blast. Steve Nave. Valenzuela. Miss Jonah. Monique Mendez, Anne Regala, Mary Asilar, Blood Crime 507, Aya Shadad, Karen Brescia, Lily Santiago, Carmi Kayabyab, Marlene Cordel, Ken Tintan, Vincent Buella, Maria, Angel Hernandez, Zach Santos, Ma'am Dimple Sumi, La Viuda de Buhi, D. Santiago, Mirma Boho, JMR Binay, Lady Warrior 08, PJ Sixon, May Hortelano, JR Felin, Abitot, Angel Hernandez, Aliyah Anshari, Ma'am Dimple Sumi ulit, First, Sheila Armaganya, Hilbert Antonio, D. Santiago, Red Basto, Meant on Fire, Crystal May, and last po shoutout natin for today, si Jovelin Azares. Yun lang muna guys ang kwento at shoutout natin for today. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Pa-like, comment, share, and subscribe. CreepyMc Pancit YouTube channel. Pa-follow and like po ng ating Facebook page, CreepyMc Pancit Stories. Yun lang po muna. Maraming salamat, Mac Pancit.